Sa iba pa rin balita, pinag-aaralan na ng NBI ang reklamong posibleng ihain laban sa mga taga-Coast Guard na sangkot sa pamamaril sa Balintang Channel. Saksi si John Consulta. Sa closed-door meeting na ito kasama mga Taiwanese prosecutor, sinabi ng NBI na pinag-aaralan nila ang posibleng pag-asampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sangkot sa pamamaril sa Taiwanese vessel sa Balintang Channel kung saan isang mangingisda ang namatay. Gayunman, hindi muna sinabi ng NBI kung ano ang irerekomenda nilang reklamo. Tugma raw ang halos lahat ng datos ng NBI at mga Taiwanese investigator. Parehong 15 ang bilang nila sa mga ginamit na baril ng Coast Guard. Ang eksaktong lokasyon ng fishing vessel at barko ng Coast Guard sa insidente, tugma rin. Pero as to where is it, then it will depend on the map. Then whether it's host jurisdiction, I think we will come out with that later. Kulang pa rin daw ang mga hawak na dokumento at ebidensya ng NBI, gaya ng mga slug ng baril na nakuha sa fishing vessel na nasa Taiwan pa raw. Very crucial kasi, ballistics. Of course, this slug is with them. Without this slug being presented to us during the trial, this case will not move on. So we made some agreement that we requested them if there is that willingness for them to present these slugs. Kailangan din daw ng NBI ang authenticated at translated copy ng isinampang reklamo ng anak ng napatay na Taiwanese fisherman na nasa wikang Mandarin. There is no translation yet and there is no official authentication. So, it was just given directly to them. So we need these documents to pass through the process. Nangako naman daw ang Taiwan na ipadadala sa NBI ang mga kulang na dokumento sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.